Hi guys, pupunta kami ngayon sa City Hall for my COVID-19 vaccine. At kukwento ko sa inyo kung ano yung mga nangyari sa amin. It's now 5 o'clock, maagang-maaga pa guys. Pero bago ang lahat, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell. All the while, akala ko maaga kami guys. Pero tingnan nyo naman ang pila, oh. Dami-dami ng pila. Siguro pumunta sila dito itong mga 3 o'clock. Now, it's only 5 o'clock, pero 473 na yung number ko. So, ibig sabihin, nahuli na rin ako sa pagpunta dito. Ang haba ng pila. Ito naman. Dahil wala na kaming upuan, from 400 hanggang sa akin, nakatayo kami guys. So, siguro mga isang oras ako nakatayo dyan. Pero later, makakakuha rin ako ng upuan ko. Unti na nyo, nakaupo na lang sila sa floor. Tsagaan lang talaga. Kapag merienda muna. After almost 2 hours of waiting sa labas, eto na, papasok na kami. Buti na lang maaga pa at malamig-labig pa yung panahon. We're going inside now. Ayan. 473 at last. No, it's now 8:10. Pagpasok mo dito, kukunin ka ng temperature. Tapos, pag-a-alcohol ka. Ayan. Pagpasok mo, nandyan yung registration. So, bibigyan ka ng forms. Fill up mo yung forms at saka yung card mo. Dito sa area na yan, mag-fill up ka ng form. Ayan yung COVID-19 laban form. At saka yan, dalawang form sila. I-fill upan yan. And then, isasubmit siya mamaya doon. Sasagutin yan nung mga nag-a-assess. Nandito na tayo ngayon sa screening area. Ayan, marami sila, mabilis sila actually, no? There are so many na nag-a-assess. So, nandito ako ngayon dito sa likod. Ang tatanong nila dyan, yung kung anong sakit mo, kung ano yung may mga allergies ka ba, anong mga gamot na iniinom mo, i-BP ka, no? Yun. To be sure na okay ka pag magpa-vaccinate ka. Next stop is the counseling area. So, dito bibigyan ka nila ng konting guide, no? Kung anong gagawin mo, kung anong mga mararamdaman mo after the vaccine, kung ano yung gagawin mo. Ito yung area na yan. This is it, guys. So, nandito na ako sa vaccination area. Ayan, napakabait ng doktora na nag-inject sa akin. Napakabata pa. Di masakit, guys.
hindi masakit yung vaccination, hindi mo naman siya mararamdaman. Ayan. After ng vaccination, pupunta ka dito sa area na to kung saan i-interviewin ka at i-encode yung mga detalye mo. Siguro for future reference para hindi magkamali na nakakuha ka na ng vaccination, ng first dose. Ayan. Ito yung paracetamol na binigay sa akin ng doktora. Sige guys, inom muna ako. Nandito naman tayo sa post-vaccination monitoring area, ang pinakahuling area. Dito, you have to stay here for 30 minutes para ma-monitor ka if ever na merong mangyari sa'yo after ng vaccination. Bali, all in all, hindi man umabot ng isang oras. Ito yung buong proseso. Napakagaling, napakabilis. Yung problema lang yung kanina sa labas, no? Kasi ang daming tao talaga at upuan, kunang yung upuan. Pero pagdating dito sa loob, ang bilis guys, napaka-organized, ang bilis ng mga tao, ang babait ng mga tao, napaka-vigilant, no? Napaka-active, no? Ang bilis ng ang pag ano, pag-change ng stage, kung saan ka napupunta, ang bilis yan, well-guided. So, congratulations sa local government ng Tarlac, sa Department of Health, syempre sa, ano, sa gobyerno, no? Sa gobyerno, sa protection na binibigyan nila sa atin. Job well done. Ayan, palabas na kami. This is exit already. Don't forget pala to bring your own ballpen. Wala silang ballpen sa loob. Christmas. And meron pa silang libreng face. So now we have to stay here for 30 minutes.